Okay, hello mga bro. Ayan, mayroon na naman akong isi-share sa inyo na XRM 125. No, so, ang problema ng may-ari, maingay yung makina. So, ang sabi ng may-ari, kamchin daw. Ayan. So, ngayon, paparinig ko sa inyo mga bro kung para malaman nyo, no, para marinig nyo kung anong klaseng ingay yung mayroon sa makina. So, una kasi, maraming ingay yan, no? Pwedeng piston, kamchin, connecting rod, or crankshaft bearing. So, iba-ibang sound, no? Yung ingay sa makina, iba-iba yan. No? So, ito, pakinggan nyo mga bro, papanda rin natin. Yan, lapit natin yung camera. Okay. Yan, papanda rin natin. Ano? So, marami na siyang marami nang pinanggagalingan yung ingay, no? Hindi natin alam kung ano. Kaya ang mangyayari dito mga bro, babaklasin natin yung makina, no? Yan. So, panoorin niyo to, no? So, patuloy lang sa panonood, no, para ma-share ko lahat ng pinanggagalingan ng ingay na yun, kung anong parts, no, yung maingay. Yan. Okay? So, siyempre, paki-like na rin, paki-share, at paki-pindot yung notification bell, no? Para sa mga bagong update ng aking video. Okay, mga bro, para lahat ng mga may problema na iba-ibang klase ng problema, naisi-share ko sa inyo. Okay, so sa pagbabaklas mga bro, no? Kasi matagal. So, di ko na isi-share sa inyo yung pagbabaklas, no? Ang importante yung isi-share ko dito sa inyo kung ano yung pinanggagalingan ng ingay, no? Kung ano yung mga nasira at dapat palitan. Okay? Okay, mga bro. Ayan. So, nabaklas ko na yung makina mga bro. At nabia ko na. Natanggal ko na yung crankshaft. Ayan. So, ito. No? Si-share ko na sa inyo. Papakita ko na kung ano yung naging problema sa loob ng makina. Bakit sobrang ingay. Yan. So, number one mga bro. Ito. Connecting rod. Yan. So, pagka connecting rod ang bumigay talaga dyan mga bro, talagang sobrang ingay yan. Yan. Pansin nyo mga bro. Halos durog na yung stick bearing ng connecting rod. Ayan. So, yung sanhi niyan mga bro, no, matagal yung chainsaw wheel, no, o kaya natutuyuan siya ng langis. No, walang chikap-chikap. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Yan yung sanhi niyan mga bro. No? Okay. Tapos, dito, ganun din mga bro. Sa cylinder block, ayan, dito mo makikita kung natutuyuan siya ng langis, no? Ayan, sobrang dami ng gas-gas damage sa liner. So, isa rin yan na nagpapaingay mga bro. So, tingnan nyo yung piston mga bro, no? Halos pud-pud na yung mga ginit, ano, kinainan, no? So, connecting rod at saka ito, piston cap, no? Yan yung mga pinanggagalingan ng sobrang ingay. No? Kaya pag pinaandar mo, hindi mo na maintindihan kung anong klaseng andar, no? Parang gilingan. Yan. Okay. So, ang gagawin natin dito mga bro, palitan ng connecting rod, bagong connecting rod set, no? Tapos, palit na rin tayo ng crankshaft bearing. No, para sigurado. Okay, so tandaan.
palit ng connecting rod at crankshaft bearing. Tapos gagawin natin sa cylinder block, re-rebore natin, palit tayo ng bagong piston kit na rebore 25. Yun, para sumikip na naman. Okay, so yun lang yung problema ng mga bro, kaya sobrang ingay. No, na ano lang siya, nagkulang lang siya sa langis or matagal yung chainsaw wheel kaya nagkaganon. Okay, so magbubuo na lang ako, magpapalit na lang ako ng connecting rod, no? So kasi lagi ko naman sinasabi, tinuturo na yung pagbabaklas at pagbubuo kailangan tandaan, no? So kahit anong video natin na ipakita dun sa pagbaklas at pagbuo, kung hindi naman nyo makukuha yun, no? Kaya ang importante tanda, pagbaklas, tandaan para makuha nyo, no? Para pagbalik, ganun pa rin. Okay, so yun lang gagawin ko mga bro, palit connecting rod at saka rebore, no? Tapos mamaya, so sishare ko na lang mamaya pag natapos ko, no? Ipapakita ko na lang sa inyo, papanood ko na lang sa inyo yung video, no, nung pagpaandar natin mamaya, no? Para marinig ulit natin kung maingay pa o okay na. Okay? Okay. Okay mga bro. Ayan, so may kabit ko na yung makina. Nabuo ko na. Ayan. Naipasok ko na sa chassis. Ayan. So magpapaandar na lang tayo mga bro, no? So pakinggan natin yung andar. Pero ngayon mga bro, papandarin muna natin ng walang kambot, so para siguradong makita kung may usok o wala, no? Kasi bagong rebore yan mga bro, bagong top overhaul din siya, maliban dun sa pagpalit ng connecting rod. Okay? So ito yung mga pinagpalitan natin mga bro, no? Ayan. So piston kit, no? So sa piston, dyan na yung piston, kasi kinainan yung piston mga bro, ayan, no? So kasama rin piston ring, piston pin, piston pin, no, crankshaft bearing, kabilaan, connecting rod, ayan. So nagpalit na rin tayo ng spark plug dahil napundi na sa sobrang langis, no. At siyempre sa head, nagpalit din tayo ng valve seal, no. At nag-valve grind, carbonize. Okay, so hindi ko na pinakita yun mga bro dahil marami na akong video ng ganun, no. Carbonize, pagpalit ng valve seal. So, siyempre, nagpalit na rin tayo ng overhauling gasket. So, yun lang mga bro, yung ginastos dyan. At saka sa labor, at saka sa pricing, at sa reboring. So, yun lang mga bro, no? So, ang ginastos ng may-ari lahat mga bro ay umabot ng 6,000. No? 6,000 plus. Ayan, okay. So, yun mga bro, nagpapaandar tayo mga bro, no? Para makita natin at marinig. So sa ngayon mga bro, pandarin muna natin walang tambutso, no? Medyo maingay, at mamaya papandarin ko rin na mayroon na siyang tambutso para marinig natin ang gusto yung andar ng makina. Okay, so kanina sobrang ingay ng makina, narinig din ninyo. So ngayon papandarin natin. Pinapaandar ko lang ng walang tambutso para sigurado akong malinis yung usok, yung inside south port. Hindi na siya amoy langis, no? Wala nang amoy langis. So, amoy gasolina na lang. Okay, so napakaganda ng mga bro. So, stop muna natin at maglalagay ako ng tambutso. Okay mga bro, ayan, so meron na siyang tambutso, no? Nilagyan ko na ng tambutso. Papandarin natin ulit mga bro para marinig na natin ang gusto yung mismo yung andar nitong makina. Okay, start. Ang sobrahan yata, ah. Sobrahan si Minor. Ayun, okay. Ayos mga bro. Okay, maganda na mga bro, no? Maganda nung andar.
So ako, meron akong naririnig na konting naitik dito. Kasi mag, ano, lang, ano na lang yun mga bro, i-tune up ko na lang siya ulit. Yun. Hindi na siya katulad kanina, no? Parang gilingan. Hindi mo maintindihan kung saan ang gagaling yung ingay ng makina. Hindi mo alam. Pag pinakinggan mo, parang... ano, parang sasabog na yung makina. Lalo na pag binirit. So ngayon, ayos na mga bro. Okay? Okay mga bro. So siyempre, huwag muna natin masyadong diretin, no? Kasi bagong asimbo lang yan. Kailangan lang natin warm up. Okay, umaga, warm up, break in. So parang break in din yan dahil parang brand new din yan ang loob. Okay mga bro, so hanggang dito na lang mga bro. Basta yung mga sinishare ko sa inyo na importante, tandaan lang nyo yun mga bro, no? Para kung ganun lang problema ng motor nyo, so di na kayo mahirapan na mag-ayos para maibalik sa dati yung andar. Okay? So maraming maraming salamat sa yung patuloy na pag-suporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, Kuya Bert Channel.